Yan, ito na po yung ating finished product ng ating niluto tapa with carrots. Yan, kung bago lang po kayo sa aking channel, paki-subscribe po at paki-like. Tara na po, samahan po ninyo ako sa ating bagong recipe. God bless po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito yung ating gagawin. Gagawa naman po tayo ngayon ng tapa. May dalawa na tayo ditong piraso ng karne. Ito yung rosemary, kakaiba ang ating tapang gagawin. May toyo, may ano tayo, may lemon, at itong dalawang butol ng tawchan, ng bawang. Gagamit tayo, din tayo ng olive oil. Tara na po, samahan po ninyo ako sa ating bagong recipe. Yan, ito pong ating karne. May taba pero hindi ko siya aalisin dahil masarap yan. Pag mga ganitong bistek, gusto ko may yung taba, hindi ko inaalis. Ginugupit ko po para pagluluto natin, hindi makulubot siya. Ito, inaalis ko yan. Dahil ito, kahit anong tagal ng luto mo, hindi siya, mamaya na natin alisin. Para pampalasa din yan. Pampasarap. Para hindi kumulubot. Hindi mag-go. Ang tawag doon, ayun na nga yun. Mga lubot. Ano to? Tawag po nila dito, rose beef. Hinugasan na rin natin at tiniyo natin ang paper towel. Ayan. Tapos, gagawin natin ay itong toyo. Mga dalawang kutsarita lang para hindi maraming marami ang sabaw. Ay, eksakto. Tapos, asukal. Dalawa rin dito sa maliit. Tapos natin, jangka. Lemon. Mga dalawang kutsarita dito. Depende po yung sa inyo, panlasa. Wala na ito. Diya. Eh, nandito nga po tayo sa amin, kaya hindi po natin pwedeng damihan ang pantoyo kasi napapalat. Matabang siya mag-asin, hindi kagaya natin kung mag-ano, maalat. Yung bawang natin, hindi ko sa gasino siyang dudurugin. Pipisain ko lang po. Eh, madudurog na rin to. Yan. Tapos, lagayin tayo ng dalawang lemon, dalawang toyo, dalawang asukal, doon sa ano. Kaunti lang asin. Kaunti lang. Bahala po kayo. Doon sa na, mata, ditong mata, at matabang po itong aking timpla, kayo na po ang magdagdag. Ngayon, dahil kakaiba na po itong ating tapa, itong rosemary ko, mahilig kasi din dito yung aking amo, at ano rin to, pampalasa, pampabango, para pag niluluto natin, mabango. Ito ko nakain ko siya pag yung ganitong niluluto, dun sa mga arosto, kahit anong inihaw, kinakain ko siya, piniktas kong isa-isa. Ito yung galing sa ating ano, ito sa ating garden. Malaki na ang pakinabang natin. Dumarami na tayo ng pipitas. Ito yun ang ginagawa ko. Tapos lalamasin natin. Kakaminin na natin. Sama natin ito sayang. Mamaya natin ito lulutuin. Mamayang hapon. Minamarinig ko lang siya. Ito hindi ko tatapos siya. Tatapong kailangan ko siya mamaya. At lalamasin natin para ano yung lasa. Ganyan. Kaya na po ang bahalang magdagdag ng inyong mga panlagay. Dapat ano ang ginagawa ko minsan,
inutuno ko itong asukal, hinahalo ko, eh ngayon na ilagay ko na siyang direkta sa karne. Pwede rin naman po kasi mamaya pa natin siya lulutuin yan. Lemon ang inilagay ko para masarap. At nakakatulong din po yung pampalambot ng ating karne. Ayan. Pwede rin po suka kung anong po meron kayo. Ayan. Sarap niyan. Update ko po kayo mamaya. Itong ating natirang ito, lalagay ko sa ibabaw at pang palasa rin yan. Tapos, ilalagay natin siya sa rep nang hindi masira. Bago ko ilagay sa rep, kung wala kayo nito, kahit po yung aluminum, takluban nyo ng plastic na kung ano man pong plastic para, or doon po sa balutan para yung lasa po ng ating mga inilagay pumasok sa ating loob ng karne. Ayan. Opla! Ngayon lang po. Ngayon hapon natin lulutuin. Or, bukas po, bahala po kayo. Basta mamarinate po natin ng kahit isang oras. Mas matagal, mas masarap kasi nakukuha ng karne yung ating mga inilagay ng mga sisinoy. Ayan, kanina po nalimutan natin maglagay nito olive oil. Ay, maitam na isang kutsarita. Imamas natin siya. O dagdagan pa natin ng konti. Konti lang. Itam na yan. May isang kutsarita at kalahate. Tapos, lumasin uli natin. Kasi kanina, nakalimutan natin ilagyan. Dahil para malambot na malambot yung ating karne. Malambot na rin naman po ito para mas malambot at mas masarap. Yan. Tapos babalik na rin uli natin. Yan. Babad na siya. Yan. Mamaya babalik na rin ko uli ito. Kung kayo may oras po, balik-balik na rin po ninyo. Yan. Hindi ko na kayo naman. Kutsara na lang. Sigurado ko pong masarap itong ating tabi ito. Roast beef. Itong ating steak. Takluban natin ulit. Lagay natin ulit sa rep. Yan, habang tayo naman po ay nagpapainit ng ating kawali, ito yung ating kapartner. Carrots po ito. Gagawin natin salad. Titimplahan ko po siya ng olive oil. Opla. Try natin sa isang kutsara. Itong ating lemon. Ang isang kutsara lang po dahil hindi siya mahilig dito. Ako na lang po mag-add mamaya. Tapos, hindi po kasi nang gagamitin ko. Patis. Mas masarap po ito sa salad. Pag nagagawa po ako ng salad, itong ginagamit ko. Ang ating mga insalata. Yan. Tapos mix natin. Para habang pinaiinit natin yung ating kawali, magluluto tayo, medyo lalambot itong ating carrots. Para mas masarap yung ilagay nating mga timpla, pampasarap, makuha niya. Yan. Update ko po kayo mamaya. Nilagay ko na po. Mainit na po yan. Pero hindi ako maglalagay ng mantika dahil ito ay meron ng mantika. Ako po, nag-tiga-tiga na. Kaya niya, takipan natin ng kaunti. Yan, para hindi mag-tiga-tiga. Balik pa rin naman natin. Taklo ba natin? At pahinaan ko ng konti para magaling maluto. Yan, luto na po yung ating roast beef, bisteka. Tayo naman po ngayon ay magpapakain ng amo.
Yan, ito na po yung ating ano, beans sprouts. Ngayon naman ay gagayatin natin at bibigay natin sa pamo. Tanggalin natin ito. Ayaw niya na nagtaba. Akin niya. Ayaw niya.